Minsan na bang nagawi sa iyong isipan ang posibilidad na tumira o manirahan sa isang napakainit na desyerto? Isa ka rin ba sa napapatanong kung may mga tao nga bang nabuhay sa ganoong mga lugar? Isang lugar na tila malayo sa kabihasnan. Grabing init ang natatamasa at pawang mga buhangid lang ang matatagpuan. Sa katunayan, isang kilalang desyerto ang sinasabing minsan nang napaligiran ng mga katubigan at minsan na rin naging isang masaganang lupain dahil sa mga punong nakapaligid dito noon. Dahil sa usaping ito, hindi malayo para sa mga siyentipiko ang posibilidad na minsan lang ang may naniniraan sa desyertong ito noong unang panahon. Iba't ibang ebidensya ang natagpuan ng mga siyentipiko sa ilalim ng mga makakapal na buhanging pumapalot sa desyerto. Ang mga ebidensyang ito ang tila nagpapatibay sa kanilang paniniwala na minsan ang itong pinamahayan ng mga tao. Sama-sama nating tuklasin ang mga kakaibang sikreto at ang mga nakatago sa ilalim ng mga buhangin ng Sahara Desert. Ang malawak na Sahara Desert. Isa sa mga tanyag na tanawin o pasyalan para sa mga tao ang mga kabundok na buhangin o sand dunes na matatagpuan sa ilang mga desyerto. Ngunit hindi lahat ng mga desyerto sa mundo ay puro buhangin ang makikita at isa na nga dito ang Sahara Desert. Kung tutuusin, 25% lamang ng kabuuan ng desyerto ang nababalot ng mga sand dunes at ang mga natirang porsyento ay halos napapaligiran na ng mga tuyong lupa at mga batong nakakalat. Alam niyo ba na nasa halos 9.4 million square kilometers ang tinatayang sukat ng kabuuan ng desyerto, mas malaki di umano sa sukat ng bansang Brazil? Kaya naman hindi na nakapagtataka kung halos 11 na bansa ang nasasakupan ng Sahara Desert, kung saan kabilang dito ang mga bansang Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Niger, Western Sahara, Sudan at Tunisia. Pero alam mo ba na sa kabila ng lawak at ilang bansang nasasakupan nito, hindi pa rin ito ang kinikilalang pinakamalaking desyerto sa mundo. Ngunit ito naman ang nangunguna bilang pinakamainit na desyerto na mayroon tayo. Kaya kung tutuusin, hindi na rin nakapagtataka kung may mga parte ang Sahara na tuyo na mga lupa at mga naglagas-lagas na puno o halaman na iilan na lang. Sa sobrang lawak ng Sahara Desert, hindi ka ba nagtataka kung ano ang mga pwedeng matagpuan dito? Ang matatagpuan sa pinakamainit na desyerto. Sa kabila ng init na nararamdaman sa Sahara Desert na halos tumataas ng 38 hanggang 50 Celsius, hindi pa rin naman maitatangki na maraming mga plant features ang matatagpuan dito. Marahil dahil na rin sa mga bansang napabalot nito. Isang bulkan ang kinikilalang pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Sahara Desert. Ito ang Emekusi na siyang nasa Tibesti Mountains, Chad. Ang bulkang ito ay mayroong halos 3,415 metro ang taas. Maliban dito, marami pang matatagpo ang bundok sa desyertong ito. At kasama na dyan ang Air Mountains, Saharan Atlas, Adrar de Foras, Hugger Mountains, Tibesti Mountains at ang tinatawag nilang Red Sea Hills. Kahit pa tinuring na pinakamainit na desyerto ang Sahara Desert, alam niyo ba na hindi 100% tiyong mga lupa ang makikita dito dahil mayroon ding mga ilog at lawa na matatagpuan dito? Nasa 20 ang bilang ng mga saltwater lakes na meron ng Sahara Desert at ang Lake Chad lang ang kinikilalang freshwater lake. Maliban naman sa mga lawang ito ay nandyan din ang kilalang Nile River. Nakakagulat ang mga matatagpuan sa Sahara Desert na inakala nating puro sand dunes lang ang makikita. Maliban sa mga bundok, lawa at ilog na mga nabanggit, marami ring mga nakapormang bato ang matatagpuan dito. Sa katunayan, mayroon ding nabubuhay na mga hayop ang namamalagi sa desyerto at una na dito ang mga camel na siyang ginagamit ng ilan. Mayroon ding mga fennec foxes, edax antelopes at Saharan cheetahs. Sa desyertong ito na swertihan mo lang ding makikita. Ngunit alam nyo ba na sa kabila ng mga lupain, katubigan at mga hayop na mayroon dito, hindi pa rin tumigil ang ilang mga archaeologists na patuloy na pagdiskubre ng mga ilang mga bagay na minsan ang nalagi o naranasan sa Sahara Desert. Katubigan sa desyerto. Maniniwala ba kayo kapag sinabi kong minsan ang may nakita mga fossil na mga isda sa ilalim ng kabuhanginan ng Sahara Desert? Hindi ka nagkakamali dahil totoong may nakita mga fossil na mga isda, pating, buwaya at ilang pang mga hayop na naninirahan sa tubig ang nadiskubre ng mga eksperto.
Nadiskubre ang mga ito ng fossils ng isang napakalaking pating sa Wadi al-Hitan sa Egypt o mas kilala sa tawag na Whale Valley. Ang pating na ito ay tinatawag na Basilosaurus na may 18 metrong haba at sa katunayan isa ito sa mga fossils na buong katawan na natagpuan mula ulo hanggang buntot. Sinasabing nasa halos 40 milyong taon na ang pating na ito. Nang dahil sa mga makabagong kagamitan, nadiskubre ng mga eksperto na sa ilalim ng makapal na buhanginan ay mayroong isang malawak na katubigan na siyang maaring pinagmula ng mga nahanap na fossils. Sinasabing ang pinagmula ng mga katubigan na ito ay dahil sa isang prehistoric megalith na siyang nabuo 250,000 years na ang nakalipas. Nabuo ito noon ang dahil sa bahang dulot ng Nile River nang minsan itong umapaw. Nasa halos 42,000 square kilometers ang laki ng megalith Chad na kung titingnan ay maaari itong makonsiderang pinakamalaking lawas sa mundo kung hindi lamang ito nawala. Tanging ang Lake Chad na lang ngayon ang natira sa kabuuan ng megalake na ito. Maliban dito, marami pang nadiskubre ang mga eksperto tungkol sa Sahara Desert. Ang minsang masaganang disyerto mula sa ilang mga pag-aaral ang ngayong puno ng buhangin na disyerto ay minsan ang napuno at napaligiran ng mga masaganang puno at berdeng kapaligiran sa nakalipas na 6,000 years. Para sa mga eksperto, posible ang pangyayaring ito lalo na noong mga panahong nakakaramdam pa o nakakatamasa pa ng pag-ulan ng pag-ulang disyerto. Maliban sa mga taong nanirahan sa panahong ito, ilang mga hayop din ang nakinabang sa masaganang kaanyuan ng Sahara Desert noon. Nandiyan ang mga hippo, cattle, sheep, cows at goat. Pero alam niyo ba, para sa isang eksperto na si David Wright, ang mga ito ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit naubos ang mga puno at halaman ng disyerto at dahil daw ito ang kanilang nagiging pagkain. Maliban dito, isa rin tinitignang dahilan ang naging pagbabago ng klima na siyang dahilan kung bakit hindi na halos nakakaranas ng tag-ulan ng disyerto. Ang mga nasa ilalim ng buhangin. Madami pang natagpuan sa ilalim ng mga buhangin sa Sahara Desert at isa na nga dito ang natagpuan sa bandang Niger, isang meteorite na bumagsak sa Sahara na siyang mas matanda pa sa kung tutuusin ay mas matanda pa sa mundo. Halos nasa 4.54 billion years old ang meteorite na ito na siya namang tinatawag na Earthcheck 002. Ayon sa mga eksperto, nagmula ito sa isang planeta noong halos 2 million years old pa lang ang solar system. Mayroon ding natagpo ang fossil ng mga dinosaur sa desyertong ito na nagpapatibay sa paniniwala ng mga eksperto na pinanirahan din ng mga dinosaur ang Sahara Desert bago pa ito tuluyang maging isang desyerto. Tinatawag na Abelisauridae ang natagpuang buto ng dinosaur na may tinatayang halos 11 metro o 36 na pulgadang tangkad. Sinasabi rin na umaabot sa 6,618 pounds ang timbang nito. Sinasabing ito ang unang beses nilang makadiskubre ng dinosaur na kapabilang sa grupo ng mga Abelisauridae na mula sa Middle Cretaceous Age o 98 million years na ang nakalipas. Nakakamanghang pagtuklas. Isa na namang nakakamanghang mga bagay ang ating nadiskubre ngayon. Isang patunay na napakadaming bagay sa mundo na hindi natin inaakalang pwede palang maranasan. Katulad na lang sa Sahara Desert na sinong mag-aakala na dati itong masaganang kagubatan na puno ng mga halaman at puno pati na rin ang mga nakapaligid na katubigan. Ngunit nakakalungkot lamang isipin na may malaking kampanye ng mga tao kung bakit nawala ang saganang taglay ng disyertong pinamahayan hindi lang ng mga tao kundi pati na rin ng ilang mga hayo. Sinong mag-aakala na makakadiskubre sa disyertong ito ng mga buto ng mga sinaunang hayop pati na rin ng mga batong nagmula pa sa kalawakan? Kung ating titignan, talagang napakaganda ng Sahara Desert noong hindi pa ito isang malungkot na disyerto. Mula sa mga nadiskubre dito, makikita mo talaga na isang dating paraisong Sahara na kung bibigyang pagkakataon ay sana muling maranasan ang kamanghamanghang taglay nito. Napakadaming nakamamanghang bagay mayroon ng mundo na siya namang dapat talagang ibahagi sa mga tao upang mas madagdagan ang kanilang mga kaalaman sa mundong kanilang ginagalawan. Kaya naman makisama na sa ating talakayan tungkol sa mga nadiskubring ito sa Sahara Desert. Anong klaseng Sahara Desert ba ang gugustuhin mong makita? Ang disyertong nababalot ng mga buhangin o ang disyertong naging masagana sa mga puno at halaman? Ibahagi na yan sa ating comment section
at sama-sama nating idetalye ang lahat ng ito.